Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So for today's video, as you can read on the title below, we are gonna do a get ready with me / Q&A. So without further ado, let's start na this video. So nagpost ako sa Instagram story ko ng ask me anything, and I just wanna say thank you so much to all na nagsend ng mga questions nila. So by the way guys, yung makeup look na gagawin ko is an everyday makeup look / online class makeup look. So pwedeng-pwede nyo siyang gamitin or gawin if you wanna look presentable during your online class, or if you wanna look cute pag nagtatake kayo ng pictures. So easy lang yung gagawin kong look while I'm answering the questions. First, mag-moisturize muna ako ng face. So first question, sinong pinakamaganda mong pinsan? So obviously, ikaw yon ate. Yung pinsan ko pong pinakamaganda kong pinsan, si Deborah Joy Ramos. By the way guys, yung question nga pala is nasa iPad, so kaya ako natingin sa baba kasi tinitingnan ko yung mga questions. Okay, so yun nga, next question is, what's your go-to look? By the way, I'm loving your videos. Thank you so much. Yung look or yung go-to look ko is what I'm doing right now, yung everyday look ko. Simple, everyday, fresh look. And yun, lagi yun naman yung ginagawa kong look eh. Wala na akong ibang ginagawa kasi hindi naman ako magaling or expert sa makeup. Okay, next question is, masarap ba yung sinigang na manok? So, nag-tweet kasi ako noon sa Twitter ko na nagluto kasi yung parents ko ng sinigang pero manok yung laman. And hindi ko siya nilasahan kasi ewan ko. Favorite ko kasi yung tinola. So, parang yung mind ko, ang iniisip lang is, meat lang yung bagay sa sinigang and yung manok is for tinola. So, kaya hindi ko siya nilasahan. Next, ilan na po naging jowa nyo? So, isa pa lang yung nagiging jowa ko and yun lang. Next is, accountancy ba talaga gusto mong course? So, okay. I'm gonna make a video about my course, pero kwento ko na lang kung bakit accountancy yung kinuha ko. So, accountancy yung kinuha ko because na-inspire ako nung high school sa isang speaker na nag-share nung kanyang journey in becoming an CPA. So, parang nagustuhan ko yung concept ng pagiging CPA and the struggles, parang na ano ko, amazed talaga. As in, parang nakuha yung attention ko nung speaker na yon. And because of that, parang ayun, ABM yung kinuha ko. And then, eto na, nasa accountancy na ako. Third year, I'm in third year na nga pala guys. Thank God. So, sana may pasa ko tong third year. Pero nung bata ako, ang gusto ko talagang course is tourism. Gusto ko talagang sumakay nun sa airplane, maging flight attendant. And then, ang sunod kong naging gustong course is computer engineering. And then, yun, accountancy na ang sunod. Next, top 3 destination. So, ang gusto ko talaga mapuntahan, Japan, Korea, and Greece. Next question, fashion inspo. So, my top fashion inspo is Ida. I just like her style. Yung mga pieces, napaka-classic. So, kasi yung mga ganong damit. Timeless, classic. And hindi ako yung basta-basta bibili ng usong damit. Pero, pero bumili ako ng ganito kasi, ewan ko, ginamit ko kasi itong damit na to last year nung birthday ko. So, ewan ko basta. So, si Ida talaga yung top one ko. And then, next is, nakuha lang ako ng expo sa Pinterest. Next, house life. So, it's good, I must say. I mean, it's not the best, pero hindi rin naman siya bad. So, nasa gitna lang. Pero medyo stress ako kasi, you know, college and third year and may business pa ako and I'm also doing YouTube. So, medyo stress pero manageable naman yung stress ko. So, next question is, two person ask the same question and
Their question is, do you love me and love mo ba ako? So, yes, I love you both. And if you're watching this, I would just want to say thank you so much because you're one of the few that I can talk to when I have some problems or if I'm struggling. Okay, next. What did you learn from all the hardship you've experienced before? Now, I super like this question. Ay, hindi ko na nagawa yung makeup. I like this question a lot because ang dami ko talagang natutunan from my past experiences, and isa na dun is be yourself and love yourself. Don't beg for anyone's love, anyone's attention. Huwag na huwag kang magbe-beg. Because naranasan ko na din yon. And then, don't stress yourself sa akads. Ang dami ko actually nung high school ako. Grabe, ang dami kong napagdaanan. And isa pa is, cut off yung toxic. Pag alam mong toxic na yung tao sa buhay mo, cut them off. You don't need them in your life. Immediately cut them off. Ayun yung isa sa mga hindi ko nagawa before nung high school ako is that I always tend to keep yung mga tao na alam kong toxic na or hindi na maganda sa mental health ko. Well, that's life. Kaya nga natututo tayo sa mga past experiences and I want you guys to learn from me. So, again, better to cut toxic people off. Don't stress sa akads. Don't beg for someone's attention, love. And just be yourself. Always be yourself. Love yourself. So, yun talaga yung natutunan ko sa past ko. Okay, next. What motivates you to pursue your YouTube and business? So, if you guys don't know, yun nga, may business ako and brow soap tinitinda ako yung lip gloss. So, what motivates you to pursue? Siyempre, yung family, friends, loved ones. And yung dream ko, yung passion ko to do the things that I love, yun yung isa sa nagmamotivate sa akin. Kasi iniisip ko lagi, why did I start this? Bakit ko ba ito sinimulan? And pag iniisip ko yung dahilan or yung reason kung ba't ako nagsimula, lalo kong namamotivate to do good, to do better in what I'm doing. And yun. Next. May crush po ba kayo, idol? Yes, ikaw. Char. O naman, syempre. Hindi naman mawawala yung crush. And it's normal, guys, na magka-crush. Next. Please do a what's in my cellphone video. Okay, gagawin ko siya next time. Next. How do you balance studies, YouTube, plus may business ka pa, and same din sila nung prof ko, by the way, sir. Thank you so much for asking me. Pero yun, same sila nung question ng isa. How do you balance your lifestyle as a student, daughter, businesswoman, and a vlogger? So, grabe yung na-overwhelm ako sa ano, businesswoman. Woo! I always use a planner. Yun yung sobrang nakaka-help sa akin. Hindi lang ako naglalagay sa notes sa phone. I also use a planner. So, with the help of my planner, mas na-organize ko yung schedule ko. Kasi yun nga, I'm an accountancy student, I'm a YouTuber, and a businesswoman as well. And I'm also a daughter. Yun. Ginagawa ko is, I always plan my days ahead. Every week, nililista ko na agad sa planner ko yung mga kailangan kong gawin. If I have deadline sa YouTube, or if I need to post something sa business ko, or if mayroon akong deadline sa school. So, pinaplan ahead ko na sila. And I try to do them as early as possible para hindi ako ma-stress. Pero hindi naman may iwasan yung matambakan talaga ako ng gawain. So, what I do is that binabalance ko yung time ko every day. Classes ko kasi is every afternoon. Lahat ng classes ko, thank God, puro hapon sila. And then, pag morning, dun ako nag-ship or nag-YouTube or nagawa ng products. Yun, every morning and Saturday and Sunday, yun yung free time ko.
So, I always tend to do things ahead and I also plan or organize the things that I need to do. Now, for the daughter part naman, syempre, I always give time to my family. Kapag nai-stress na talaga ako, natigil na ako sa ginagawa ko. And, ayun, nakikipag-bonding ako sa family ko kasi nawawala naman yung stress ko sa kanila. They give me motivation. Yun nga, kung sino yung nagmamotivate sa akin, syempre yung family ko. So, sila din yung stress reliever ko. So, ayun, yun yung ways ko para mabalance ko yung time ko, yung pagiging businesswoman, YouTuber, daughter, and a student as well. So, I hope na na-inspire kayo na mag-manage and mag-organize ng ayos sa schedule nyo, sa mga things na kailangan nyo gawin, sa personal life nyo. No, if pantay siya, pero yan lang yung kaya kong gawin. Okay, next. Greatest advice that a friend told you. Too many to mention. Ito, classic quote na to, or classic advice na to talaga, is be yourself. Yun yung talagang greatest para sa akin. Kasi hindi mo naman magagawa yung mga gusto mong gawin if hindi ka nagpakatotoo sa sarili mo. Diba? So, be yourself and ayun, yun yung greatest advice na nakuha ko, it's to be yourself. Next, K-drama recommendation. So, as of now, hindi pa ako nanonood ulit ng K-drama. Ang tagal ko nang hindi nanonood ng K-drama. So, yung last kong K-drama na napanood is It's Okay Not to Be Okay. Of course, yung favorite ko, all-time favorite, if you haven't watched it, yung Weightlifting Kim Bok-joo. That's my favorite K-drama of all time. Kasi ang hilig ko talaga is rom-com. So, yun. Kaya yun yung favorite ko. Next is, how do you handle fake friends? So, yun nga, kagaya nga nung sinabi ko kanina, cut them off. I mean, stress-free ka kapag kinut off mo yung mga toxic friends. Yun lang. So, for the last two questions, sino favorite prof mo? So, wala po akong favorite. I don't have any favorites, pero I love them all. Kasi, lahat sila, pwede kong matakbuhan and ang dali nilang i-approach. So, yun. Then, last question is, paano po kayo nag-e-edit ng pampost sa IG? I super love your feed po. OMG, wait lang. Thank you so much. Madami na pong pinagdaanan yung IG ko. If you guys haven't followed me, you should guys all check out my Instagram account. Kasi proud na ako sa feed ko. I guess, ito na yung last question. And tapos na din akong mag-makeup. So that's it for today's video. I really hope that you liked it. And please don't forget to subscribe down below and comment what kind of videos you want me to make. So again, thank you so much sa mga nag-send ng questions. And yeah, I'll see you guys on my next one. Bye!